Ngayon ay April 24, araw ng Biyernes, kahit po walang pasok sa City Hall, dahil ang pasok natin, naglabas na yung executive order na Monday to Thursday lang. Pero kahit po walang pasok, ito kami, nagtatrabaho kami. At ang extent, ang lockdown, eh, magbibigay pa tayo isang sakong bigas. At sa pangako din natin na yun, bibigyan natin ng 1,000 ang bawat senior citizen, ang tricycle driver, ang jeepney driver, ang vendor, magigawa ng chineras. Eh, ang problema, nung sinabi po namin yun, ang daming nag-react. Paano naman daw yung mga construction worker, paano yung magsasaka? So, para sa ibang tagagawa, para hindi parehas. Okay, punta muna tayo sa bigas. Yung mong bigas, andyan na, kumpleto. Sinisigurado po namin, bawat bahay, bawat pintuan, malalagyan ng bigas. Kaya ang ginawa po namin, nag-uusap-usap kami, wala na pong pipiliin pagdating di sa pera. Wala nang senior, wala nang jeepney driver, wala nang tricycle driver. Lahat po ng bahay, kapag hinatiran ng bigas, kasama po 1,000 piso bawat bahay. Yun po ang purpose, ba't nandito yung mga pera na to. So, ang ibig kong sabihin, nakagaya kami. Hindi po kami nagbibiro. Pag sinabi po namin sa inyo, sigurado mangyayari. Kaya ngayon po, hindi lang namin kayo ibigay bukas. E isipin po ninyo, ilang pong libo to. E isosobre po namin ng ganito. Eto, wala natin. Oh. Alina pa po kami nagsosobre. Abi, may alapang 1,000 na gagawa namin. E abutin po kami ng 1 bunat kalahati dito. Pagka ganyan, kaya nananawagan po kami, ha? Nananawagan po kami doon po sa mga walang ginagawa dyan, lalo yung mga kabataan. Baka pwede mag-volunteer kayo. Bukas ang umaga, magsosobre na po kami, ha? Madami to. Para naman po, mapilit natin na Lunes ng umaga o Martes ng umaga, maipamigay na natin to. Ang gusto po kasi natin, pag binigay ang bigas, kasabay pong iabot. Itong sobre na ito, makikita nyo. O nung nakalagay sa sobre, COVID ka lang. Batanggapan kami, okay? Okay, para malinaw. James, ha, iyan mo dito. Para po malinaw, wala nang listahan. Wala nang lista-lista. Basta may pintuan ng bahay, aabutan ka ng bigas, aabutan ka ng sobre, 1,000 piso. Kahit hindi ka taga rito, kahit hindi ka butante dito, basta ikaw, nandito ka sa gabar, inabutan ka ng lockdown. Bibigay natin yan. Door-to-door yan, ha? Okay. Ngayon, gusto mo malaman nyo na... Alam nyo, magkano'ng ginagastos natin ngayon sa Gapan, ha? Una po, yung 104,770,000. Eksakto. 104,770,000. Inapuan po yan o supplemental ng sanggunian ni Vice Mayor Dotto ng mga konsyal nang may panggastos tayo sa Gapan. At ang lumaki pa po yan. Kasi po, nagbigay si Presidente Duterte to BBM ng 51,019,595 pesos. Kaya ang total po ng pera na ginagastos natin ngayon sa Tagagapan, 155,789,595 pesos. Ulitin ko, 155,789,595 pesos. Yan po, magmula umpisa hanggang matapos. Sana kaawa ng Diyos, matapos agad ng lockdown, yan po ang gagastosin natin. Ito naman po, pinapangako namin lahat sa inyo. Saksi ang Panginoon Diyos, walang mawawalang pera, kahit sino. At yan po ay kukwentahin namin sa inyo ng detalyado. Ipakikita din namin sa inyo, ultimo 5, sa napagtayan. Bukod po sa perang ito na nabanggit ko, mayroon pa tayong pera. Yung pong mga pusang loob na nagbibigay ng donasyon sa atin. Abe, alam po ba ninyo pera? Mahigit 4 milyon na. Mahigit 4 milyon, cash pa lang yun na. Wala pa yung mga goods, bigas, kuno ng mga pinapadala ng mga tagagapan. At ng mga nagmamalasakit sa atin na hindi tagagapan. Hindi pa po natin binabawasan yan, ha? Hindi pa natin ginagastos yan, nakabukod yan. Kaya po, nag-uusap-usap kami ngayon dito kung saan namin pwedeng dalin yung mahigit 4 milyon na yan na donasyon ng mga tagagapan. Kahit hindi tagagapan, nag-donate naman eh. Eh, siguro po sa huli, papaliwanag namin yan. Nililiyo ko, hindi pa po namin nagagasa yung 4 milyong mahigit na donasyon. Okay. Marami po nagtatanong, paano nagapan? Pagkatapos ng lockdown na to, ng COVID-19, baka daw baon tayo sa utang. Baka daw wala na tayong puyay kong magawa. Unang-una po, hindi po tayo nangutang. Nandito po kami.
Magbuhat po noong 2016, naupo kami ni Vice Mayor Dodong. Bilang Vice Mayor siya, bilang Mayor ako. Kahit po single, hindi tayo nangungutang hanggang ngayong oras na to. Ang katunayan, binabayaran pa po natin yung utang ng mga nagdaang mayor. Ganun yan, binabayaran po natin yan sa bangko. Okay, yung pong mga proyekto naman natin, baka daw tayo pagkatapos ito nga dahil sa sobrang luhok na binibigay natin sa tagagapan. Hindi po. Yung pong projects natin, diretso, walang nabago. Yung pong ospital na patatayo natin, hindi ko ginalawang pondo. Yung ospital na yan, na kung saan pag natapos po, libre magpapagamot ang mga tagagapan, walang babayaran kahit singko. Yung pong pinangako namin na lahat ng eskwelahan, ng school room, ng public, papakondisyon natin lahat, diretso po yan, andyan ang pondo. Yung pong sapatos ng mga bata, magmula elementary, high school, college, diretso po yan, ang sapatos, ang uniforme, ang bag, ang school supply. Ang ating pong scholar, yung pong ating mahigit 6,000 scholar na nag-aaral sa Gapan City College, diretso po yan, walang natago dyan. Yung ating butika, kung saan po yung butika natin dito sa Gapan, yung ating Central Pharmacy, kung saan po, sa mga hindi taga-Gapan, kung nanonood, gusto lang po namin pag-iabang sa inyo. Dito po sa Gapan, mayroon kaming Central Pharmacy. Kung saan po, ang lahat ng taga-Gapan bumibili ng gamot sa amin. Ano bayad? Reseta. Basta may reseta ka, libre yung gamot, walang bayad. May pamasahe pa pong pawe. Tapos po, yung senior citizen, nag-aalala mga lola, lolo. Mayroon aming anak, papano na? Baka wala ng pondo na tira sa amin, huwag kayong mag-alala. Yung pong cake, at saka yung cash na pera na regalo namin sa inyo, diretso, wala pong nabawas doon. Pati po yung panonood nyo ng sine, pag nagbalik sa normal, libre ulit kayo sa sine, ganun pa din ang sitwasyon. Ting manonood ng sine, may 200 po kayo na pang-Jollibee. Ganyan po kami sa Gapan. O yung mga tricycle driver, baka daw maghigpit na kami. Singilin na namin sila sa pang-isa, huwag kayong mag-alala. Hindi kami babawi sa inyo. Ganun pa din ang sitwasyon sa Gapan. Lahat ng toda dito, walang magbabayad ng pang-isa. Libre ang pang-isa. Kaya huwag po kayong mag-alala. Pagdating, pag nalagpasan po natin dito,